Jovi Espinido. Meron po ditong affidavit na sa page 7 po, nakalagay po dito, Jovi Espinido. At ito po ay notoryado. At may pirma po dito sa taas ng pangalan na Jovi Espinido. Ito po bang pirma ay pirma po ninyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Maraming salamat. At ang kada pahina po nito ay may pirma po na initial sa baba po. Page sa page 1, page 2, hanggang page 6. Ito po ba mga pirma po ninyo? Opo, Mr. Chair, okay. Your Honors. Thank you. Kanina po binabanggit po ninyo na kayo po ay active member ng PNP. So, ano ho ang inyong position ngayon at saan po kayo ngayon nakadetail? For me, now presently, Your Honor, Mr. Chair, at Department of Personnel, non-duty status for going to retire, Your Honor, Mr. Chair. Non-duty status, so ang ibig pong sabihin kayo po ay naka-floating, tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, ano po ang, alam po ba ninyong dahilan, ba't po kayo naka-floating ngayon? That is the procedure, Your Honor, Mr. Chair, but as long that you are going to retire for 3 months, may issuance na doon na non-duty status ka na para sa mga requirements for your retirement mo na ma-comply mo, Your Honor, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin po, 3 months from now, kayo po ay magre-retiro na sa serbisyo. If God's will, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating chief of police ng Albuera, Leyte. So bilang chief of police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang chief of police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang chief of police? Number one, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi prior pa. To the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan? Yes, okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direct ang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung yes. Pagtawag po sa inyo ng diretso yes, ni Chief PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw, Espinido, sa personnel na ikaw na-assign na doon, so mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So paano niyo na siguro na yung kausap po ninyo sa telepono eh si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell that, here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka, ma-impress ka na ikaw ang
ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Batonerosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, okay. Yes, Your Honor. So, nung kayo po yung nagkausap ni then Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So dapat, galingan mo ha, ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat, mawala na yung mga drugs sa Albuera. So your honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, so pag Your Honor. Sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate? Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Honor. Na disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-amasahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga police nandoon, assign. Kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commissioned officer, yung mga sarhinto, na magparelieve sila kasi takot sila na ako ang hippie, na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na itong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may nagbibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at sa kapagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Honor. Ang binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig nyo po bang sabihin, magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay, So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may in-execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honor, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, Arias, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file folder sana natin, Your Honor,
ibinigay turn over ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio, Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then dito rin po sa isang sa number 12 page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Your Honor. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay? Kay Chief PNP De La Rosa, Your Honor. So, yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So, pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi. Mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po kayo nagre-report? Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretso yung nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi okay. Normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua.